taong sobra ang inggit sa panglalait kumakapit. Inggitera ang tawag sa ganyang ugali. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng inggit, dahil walang gamot sa sakit na inggit. Kapag puno ka ng inggit, lahat ng sasabihin ay panglalait. Kahit matay nakapikit, sa panglalait kumakapit. Maiinggit kasi lalo kang pumapangit. Ang sobrang inggit ay nakakapangit. Kung ika'y naninira nang walang dahilan, ang tawag dyan ay inggitera. Kapag puno inggit, lahat ng sasabihin ay panglalait. Kahit matay nakapikit, sa panglalait kumakapit. Inggitera, kailan ka ba magbabago? Inggitera, ikaw ay inggitera, kailan ka ba matatauhan? Inggitera. Kung ano man ang mayroon siya, gusto mo rin ay mayroon ka. Punong-puno ka ng inggit sa iyong katawan. Wala ka ng ibang hinangad kundi sa pawan ang iba. Isa kang tunay na inggitera. Inggitera, ikaw ay inggitera. Kailan ka ba magbabago?
sa nakakasawa na. Pero nagtitiis ako dahil mahal kita. Ang gusto ko lang naman ay lambingin mo ako. Nagpapapansin lang naman ako sa'yo. Social media. Kung gusto mong gumanda at sumiksi o kaya'y maging gwapo, bakit hindi mo pa subukan itong i-try now? Ang pangit, kaganda, sisiksi sa application na ito. Tatangos ang iyong ilong kung ikaw ay pango. Kaya boys, girls, tara na, it's your time para ikaw ay maging maganda. Pumugi mo
ay pwede mong mabago. Kahit hindi ka gwapo, ikaw ay pwede dito. Kaya subukan mo nang i-try now. You try now. Ang pangit, gaganda, sisiksi sa application na ito. Tatangos ang iyong ilong kung ikaw ay pango. Kaya boys, girls, ta-da-da, it's your time. Para ikaw ay maging maganda, pumugi, pumuti, sumiksi kung inis ang iyong skin. Oh, dito lang sa Botolo. Magbago ka na.
sa iyong minamahal. Tandang tanda ko paano ako'y nalulungkot at biglang kinumusta mo, gumaan ang pakiramdam ko. Kumusta ka? Yan ay ang magandang mabasa. Pero minsan ito'y iniiwasan dahil alam mo na ang kasunod. Siya ay may problema at uutang na. O kahit tagal na ako nag-isip at naghihintay na maalala at makumusta mo ang kalagayan ko. Ngunit ngayon nangyari na, pero ikaw ay utang. Inunahan mo lang ng kumusta ka. Tanda ko pa noong ako'y kinukumusta mo, nang nireplyan kita, bigla umutang ka. Kumusta ka? Yan ang misis mo sa akin nung una. Pasunod nun ay halatang ika'y uutang na. Kaya noong ako'y kinukumusta mo, han agad kita na wala akong pera. O kahit tagal na ako nag-isip at naghihintay na maalala at makumusta mo ang kalagayan ko. Ngunit ngayon nangyari na, pero ikaw ay utang. Inunahan mo lang ng kumusta ka. Ako nag-isip at naghihintay na maalala at makumusta mo ang kalagayan ko. Ngunit ngayon nangyari na, pero ikaw ay uutang. Inunahan mo lang ng kumusta ka. Kumusta ka? Yan ay ang magandang mabasa. Pasunod nun ay umuutang na. Sa akin, paano na
isa. Pero kapag gamit ka, langit palagi. Dahil sa kaligayan, tulog sa sama tayo, ikalat ang chismis para sa iyo, ang chismis na ito. Tapos chismis mo rin ako, wala sa ating magbabago kasi nga ikaw ang kachismisan ko. Kami ang tropang chismosa, samahan namin na hindi basta magigiba. Handa na ba kayong makinig sa aming mga kwentuhan at chismisan? Araw gabi kami nasa kalsada, doon sa tabi tayo nagchichismisan. Di kami matinag kung puhusta sa chismisan ay laging sama-sama. Kahit mag-iba man ang panahon, magchichismisan pa rin tulad ng noon. Wala pa rin pagbabago, pagchismisan nyo mula noon hanggang ngayon. Para sa iyo ang chismis na ito, tapos ichichismis mo rin ako. Wala sa ating magbabago kasi na ikaw ang kachismisan ko. Kami ang tropang chismosa, samahan namin na hindi basta magigiba. Handa na ba kayong makinig sa aming mga kwentuhan na chismisan? Araw gabi kami nasa kalsada, doon sa tabi kami nagchichismisan. Di kami matinag kung puhos pa sa chismisan ay laging sama-sama. Kami ang tropang chismosa, samahan namin na hindi basta magigiba. Handa na ba kayong makinig sa aming mga kwentuhan na chismisan? Araw gabi kami nasa kalsada, doon sa tabi-tabi nagchichismisan. Di kami matinag kung puhos pa sa chismisan ay laging sama-sama. Oh,
sino umaga nang uwi itong si Mister. Kaya itong si Mrs. ay palaging nagagali. Si Mister ay mayroon palang ibang babae. Kaya sinugot ni Mrs. at sila ay nahuli sa kwarto. Sila ay nagsyalalala, nagsyalalala sa kwarto. Nagsyalalala, nagsyalalala ng mahuli. Nagsyalalala, nagsyalalala sa kwarto. Nagsyalalala, nagsyalalala ng makita. Sa galit ni Mrs. ginulpi niya ang babae ni Mister. Ang tanging nabanggit lang ni Mister ay tama na darling. Pero itong si Mrs. ay hindi talaga mapipigil. Sa gigil ni Mrs. muntik pang maputol ang manoy ni Mister. Sila ay nagsyalalala, nagsyalalala sa kwarto. Nagsyalalala, nagsyalalala ng mahuli. Nagsyalalala, nagsyalalala sa kwarto. Nagsyalalala, nagsyalalala ng bakita. Nagsyalalala, nagsyalalala sa kwarto. Nagsyalalala, nagsyalalala ng mahuli. Nagsyalalala, nagsyalalala sa kwarto. Nagsyalalala, nagsyalalala ng mahuli. Sa rins magbaba at hindi na rin pinusuan bawat post niya sa social media. Dahil sa akala ko naglilibang-libang lang siya, ito pala ang babago sa misis ko. Siya ay laging gulong-gulo, kung ano-ano ang naiisipan. Oras-oras cellphone ang hawak, at parang laging nababalisa. At nang minsan siya ay nag-like, hinimatay siya talaga. Isang oras ba naman nag-live, wala man lang nanood. Kahit ano ay gagawin, mapansin lang sa reels. Kahit pagtumbling ay kaya niyang gawin. Sumaya kausapin ang sarili. Kaya yung misis ko ngayon buka na siyang may something. Hindi ko na sana pinayagan ang misis
misis ko nasa rins magbaba at hindi na rin pinusuan bawat post niya sa social media dahil sa akala ko naglilibang-libang lang siya. Ito pala ang babago sa misis ko. Kahit ano'y gagawin, mapansin lang sa reels. Kahit pag-tumbling ay kaya niyang gawin. Sumaya kakausapin ang sarili. Kaya yung misis ko ngayon mukha na siyang may something. Kaya yung misis ko ngayon mukha na siyang may something. Kaya yung misis ko ngayon mukha na siyang may something. Sabi nila hindi na tama, yung pala ikaw yung may kagagawan. Kala mo hindi nila malalaman ang sikreto, lalabas pagkatagalan. Kasi mali ang magchismis at nalaman na nila. Kasi nagkakalat ka ng mga maling kwento. Tama ba yan? Kaso lang ngayon, nalaman na nila ang totoo. Patay ka dyan, Jesus ka rin pala. Oo, ngayon ka lang nahuli. Dahil ikaw ang may pakana ng mga chismis. Marami ka nang alam. Oo, alam mo yan sa iyong sarili. Na ikaw ang may kinalaman sa mga chismis. Kaya naman pala ikaw ang siyang nag-chismis. Walang alinlangan, magaling ka na chismosa. Kasi ikaw ang siyang chismosa. At may kinalaman ng chismis na kumakalat. Ang dami mong iniimbento, dinadagdagan mo pa ang kwento. Para lang may masiraan ka na tao, sarili mong baho yung tinatago. Hoy, tika lang, huwag ka nang magmalinis. Dahil sa'yo marami nang naiinis. Hinihintay ka lang nilang magkamali at yung gagawin nilang dahilan para ikaw ay mawalis. Kasi nagkakalat ka ng mga maling kwento. Tama ba yan? Kaso lang ngayon nalaman na nila ang totoo. Patay ka dyan, Jesus ka rin pala. Oo, ngayon ka lang nahuli. Dahil ikaw ang may pakana ng mga chismis. Marami ka nang alam. Oo, alam niya sa iyong sarili. Na ikaw ang may kinalaman sa mga chismis. Kaya naman pala ikaw ang siyang nag-chismis. Walang alinlangan, magaling ka na chismosa. Kasi ikaw ang siyang chismosa. At may kinalaman ng chismis na kumakalat. At
nabihag ng ganda niya. Para siyang diyosa sa kagandahan. Sa taglay niyang ganda, lahat ng mata nakatingin sa kanya. Pero siya'y nabukin nang siya ay umawi. Hindi ko akalain na siya pala'y si Raul. Ako'y napapaili nang hihinayang din. Sa taglay niyang ganda, hindi ko akalain na siya pala ay tiyari. Nawin lang nadaya ang aking mata nang hihinayang nabihag at na elo. Namamangha na paisip at napadulala sa kagandahan niya mala Diyosa. Pero isang pala siyang siya'y nabukin nang siya ay umawi. Hindi ko akalain na siya pala'y si Raul. Ako'y napapailing nang hihinayang din. Sa taglay niyang ganda, hindi ko akalain na siya pala ay tiyari. Sa taglay niyang ganda, hindi ko akalain na siya pala ay tiyari. Nalilang nadaya ang aking mata sa kagandahan niyang mga Diyos. Nalilang nadaya ang aking mata sa kagandahan niyang mga Diyos. Nalilang nadaya ang aking mata sa kagandahan niyang mga Diyos. Nalilang nadaya ang aking mata sa kagandahan niyang mga Diyos. Nalilang nadaya ang aking mata sa kagandahan niyang mga Diyos. Kayo nakaakbay pa
dalawa. Kawawa naman ang asawa ni Kumare. Pagod-pagod na sa kakapadala, pero ang saya-saya nyo pang dalawa. O anong ganda ng ginagawa nyo, hindi na kayo nahiya. Malalaki na mga anak ninyo, nagkikiringking pa kayo. O anong ganda ng ginagawa nyo, Diyos nang bahala sa inyo. Ginagawa nyo, Diyos nang bahala sa inyo. Ay di nagagalit yan, kahit na
mangyari. Dahil ang gusto niya ay araw-araw.
hanggang Biyernes, laging nasa trabaho. Sa maghapon, laging pagod, 8 oras nagtatrabaho. Pagdating pa ng Sabado, magdamag sa inuman, kaya kada Linggo siya ay nagre-reklamo na baka mayroon na daw akong iba. Kada Linggo lang nababasa ang bulaklak ng darling ko, kaya madalas siya ay nagre-reklamo. Ang gusto niya ay panahon, maraming pagbabago. Yung rice cooker ay mahalaga sa pagluto ng kanin. Hindi na problema ang mawalan pa ng bigas na maisasain. Dahil itong si pare ang gusto niya ay ang rice cooker lang. Kung kanin ang problema ay hindi na mahalaga, dahil ang gusto niya ay rice cooker lang at pinakasalan pa niya. Ang kailangan niya sa pagtulog ay ang rice cooker lamang. Pagising niya sa umaga ay kanyang pagmamasdan. Lumipas ang araw, ito'y kanyang tinibors na lamang. Dahil ang plano niya na kasunod na pagkasalan ay ang refrigerator naman. Ito na ngayon ang panahon, maraming pagbabago. Si Ras naman ay tatakbo ng senador sa eleksyon. Siya ay half human, half zombie, at ang gabay niya daw ang third eye at ang infinity na tatu sa kanyang mukha. Kung motor lang ang pag-uusapan ay mayroon din siya niyan. Mayroon pang papat at umaapoy at lumilipad pa. Ang pangako niya sa mamamayan, paularin niya ang bayan. Ang mga tambay bibigyan niya na magandang kabuhayan. Ang mga chismusa ay magkakaroon ng sahod buwan-buwan. Ang lahat ng ito ay mangyayari kung ibubuto mo ay siya lamang. Ang pangako niya sa mamamayan, paunarin niya ang bayan. Ang mga tambay ay bibigyan niya ng magandang kabuhayan. Ang mga chismosa ay magkakaroon ng sahod buwan-buwan. Ang lahat ng
mangyayari kung ibubuto mo ay siya lamang. Yan ang laging maririnig mo sa kanya.